Ayan mga boss, welcome back at gagawa tayo ng video ngayon. Matagal na tong tanong sa akin pero ano, kumbaga requested to dati. Hindi ko lang magawa ng ano, ng video kasi medyo kinukulang tayo sa oras at ano. Wala tayong pang video material katulad nito, wala tayong speaker na dalawa. So, ang tanong kasi mga boss, boss, padiin mo naman, sabi nila, boss, padiin mo naman ang series o parallel kung paano ang ibig sabihin nila yung connection dito sa speaker. So napakasimple lang naman ito at napakarami nang nagbablog nito, pero ididimo lang natin. Una, parallel connection tayo. Maglagay muna tayo ng speaker dito, speaker wire sa isang channel. So sundan nyo lang yung positive. Yan, positive yan. Tapos ito negative. So for example, yung positive ay kulay pula na wire. Ito yung pula na wire, yan. Tapos yung negative ay dito naman sa ano, kulay puti. Ay, tika lang, baliktad yung kamay ko. Nahirapan tayo. Kaliwain na natin. So ayan, kunyari ayan na. So positive, negative. Pagdating yan dito sa ano, sa kabila, yung negative, negative din mga boss. Yung positive, positive din. Parang ganito lang yan, no? So ito negative siya ng ano, papunta din siya sa negative. Ganon din tong ano, positive, positive. Yan. Yan po ang tama pag naka-parallel connection. Tapos kunyari ito na yung terminal niya papunta ng amplifier, ilagay natin dito. Ay, tika lang, ano ba itong panghinang natin? Nababaan natin yung temperature. Inangan natin mga boss. Ayun. Ayan. Tapos negative, negative din. Ayun, ganyan lang. Yan yung parallel connection niya. Yan. Parallel connection niya. Ngayon, ilan yung total impedance yan pag naka-parallel? Sukatan natin dito sa tester. Gamit tayo ng tester. Naka-resistance tayo. So, nag-reach yan ng 8 ohms. Checkin muna natin kung ilang ohms yung mariri-reading natin dito. Well, ayan, 6.9. Yeah, 6.9 ohms ang ni-reading na. Parang may mali dito mga boss ah. Check nga natin dito sa board. Kasi 8 plus 8 dapat yan maging 3.7. Ayan, 3.7 or 4 ohms. Bakit dito 6.9? Baka hindi lang ano, madumi lang. Ito na po yung total impedance niya. Madumi lang yung ano kanina. Yeah. 3.9 o kaya 4 ohms. 4 ohms po 'yan. Hindi lang ata accurate 'yan. 4 ohms, naglalaro lang yung ano, madumi lang yun. Try natin dito. Pag tinisto mo yan sa kada puno, yan, 3.7. So round off po yan, mga 4 ohms, kasi 8 ohms sya. So medyo ano, wag lang kayo malito sa numero.
Kasi hindi naman accurate yung ano natin, yung pagtitest natin. So tanggalin nga natin, chichikin natin kung ilang ohms yung bawat ano speaker. Kasi nakalagay dito 8 ohms. Baka hindi umabot ng 8 ohms to. Natin kada isa. So 7.3 lang. Ito naman 7.1, kaya hindi talaga umabot ng ano niya, ng 8 ohms. Ngayon, paano naman pag naka-series? Yung series naman ganito, tanggalin natin tong isang wire. Hindi na natin kailangan. Kaya tanggalin din natin to. Itong isa lang. Ganito naman po ang connection ng series. So, yung para lang siya magkadugtong, yung positive nitong isa, ilalagay mo dito sa negative ng isa pang speaker. Para silang magkadugtong. Para sa array. Para silang sa battery, positive, negative, sunodan. Parang ganun. So, tapos itong positive naman ng isa, ilalagay natin dito. Ayan po, tingnan nyo na maigi. Sa iba na alam na, pwede na po nyong i-skip ang video na to at napaka-easy lang naman ito. Kumbaga ano, sisiw lang, kumbaga ano, basic, sabi ng iba, basic lang yan. Yan, ganyan po yung series. Yan, pag nagtitester ka naman dyan ng ano, ng output nya, dulo-dulo. Yan. So, ayan, naging 14. 14 pa, 16 dapat yan kung ano. So mga boss, pag naka-series, nag-a-add yung impedance niya. Pag naka-parallel, nagpapawas. O dito tayo mag-test. Uy, ano ba to? Naglulos. Naging 50 tuloy ang resistance niya. Yan, 14, 13. 13.8 ohms yung impedance niya. Ganyan lang po yung series connection at series parallel connection ng speaker. Yan, napakasimple lang po, di ba? Tandaan nyo lang, kapag nag-series kayo, magdadagdag ng impedance yan. So, kung dati yung, halimbawa, ito yung pinaka-speaker nyo. Kung dati, 4 ohms, pag nag-series kayo, dalawang speaker, ang mangyari, 16 ohms, kung accurate talaga yung coil. So, tulad nito, naging 14 ohms o ano, 15. Kung nakaparallel naman kayo, ang mangyari, magbabawas yung impedance. Kung dati 8 ohms, magiging ano siya, 4 ohms. Yan lang mga boss, ganun kasimple ang ano. Ang tanong dito, alin ba yung madalas gamitin? So, ang madalas ginagawa ng karamihan, 4 ohms, nakaparallel. Yung 16 ohms, madalang ang gumagawa niyan. May epekto ba sa performance niyan? Kung mapapansin nyo mga boss, actual na tunog, ano tawag dito, magkaiba ng ano, magkaiba sila ng tunog ng naka 4 ohms at saka naka 16 ohms. Mas malakas ang tunog ng ano, ng naka 4 ohms kaysa ano, naka 16 ohms na naka series. Kaya kung mag-actual kayo, kayo na mismo ang mag-try para malaman nyo kung paano. Basta tinuro ko na yung connection kung anong gagawin. Pero tatandaan, kailangan isalang-alang nyo kung ano, kung ilang ohms ba yung tawag dito, yung kaya ng ano, ng amplifier nyo. At pag magpa-parallel kayo, huwag po kayo mag-parallel ng alanganin. Halimbawa, tatlong speaker, parallel nyo. Alanganin po yung reading nun. So, papunta na ng 2 ohms ang reading nun. Katulad nito, hindi naman siya eksaktong 8 ohms, parang nasa 7 point something lang. Pag tatlong pinaralil mo nito, lalong ano, lalong bababa yung impedance, ang amplifier mo naman ang magsasuffer. Hanggat maaari, hanggang dalawa lang na nakaparalil. Para 4 ohms at saka 4 ohms, magiging 8 ohms at saka isang 8 ohms ay magiging 4 ohms.
Yan. Ang explanation naman dun sa distribution ng power, same lang sila, either naka-series ka o naka-parallel ka, mga boss. Kung ang handling capacity nito ay 100, 100 din to, para example lang yun ha. So kung galing dito sa ano, sa amplifier mo, ang takbo nito ay 100 watts ang pumapasok dito galing sa amplifier. So hahatiin lang nila yan, isa 100 dito sa kanya, 100 din sa kanya. Same goes lang din sa parallel connection. Para mas maunawaan nyo pa mga boss, i-download nyo yung speaker corner, yung speaker converter, para ano, para doon na kayo mag-compute-compute ng ano, ng tawag dito, ng connection na gagawin nyo at paano distribution ng power. Mas maunawaan nyo kapag dinownload nyo yun mga boss, at ginawa yun ng speaker corner at saka ng iba pang grupo yun. So maraming salamat mga boss, at sana makatulong to yung connection ng speaker series at saka parallel.